Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang nakakagulat. Senator Robin Padilla, ikinatuwa ang malaking tulong ni President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagkapanalo. Binoy iginiit na bagamat hindi diyumuro siya personal inindorso ni newly elect President Bongbong Marcos Jr. ay mananatili ani ang kanilang matatag na pagkakaibigan sa loob ng higit 30 dekada. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot sa aming komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang inayang at komento sa mundo ng social media. Pero kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, magsubscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan magsubscribe dito sa aking channel. Huwag kalimutan i-click ang subscribe at notification bell para mas mangyatili kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kababayan, mainit ang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang demony balitang sa harap ng 26 million na bumoto kay Senator Robin Padilla, patunayan mong hindi kadilawan. Itinanggi ng number one senator na walang iba kundi si Senator Robin Padilla ang pahayag na siya ay sinuportahan di umano ni President-elect Bongbong Marcos Jr. at nang pinayagan lang di umano siya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pamapasali sa unity team dahil sa kanilang lamang diwan ng pagkakaibigan. Iginiit din ni Senator Robin Padilla na hindi daw siya maaaring mag-imbento dahil kailanman, di umano, hindi naganap ang sinuportahan siya ng bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. Magugunitang kasama ang senador sa mga campaign rallies ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte o ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte Carpio noon, ngunit nakakagulantang na si Chris Aquino ang kanyang pinasalamatan na para sa kanya ay isa di umano sa mga dahilan kung bakit siya nanalo at nanguna bilang susunod na senador ng Republika ng Pilipinas. Narito ang nasabing Facebook post kung saan inihayag ni Senator Robin Padilla na sa kabila di umano ng higit na pagsuporta sa kanya ni newly elect President Bongbong Marcos Jr. ay mananatili ang kanilang matibay na relasyon. Ano rin Padilla posted? Mabuhay, isang maalam na pagbati po sa inyo ng kapayapaan. Ito po ay larawan namin ng 1990s. May kaklaruhin lang po ako. Paano ko po sasabihin na isa sa alas ko nang mag-endorso sa akin si incoming President Bongbong Marcos, eh malinaw naman po sa lahat na ganap noong kampanya na hindi po ako na-endorso ng aking personal na kaibigan. Malinaw naman po na pinahayag o pinayagan niya ako na makasama sa unit team dahil personal niya akong kaibigan. At ang sulat po ay para kay Miss Chris Aquino. Malinaw din po ang aking pasasalamat sa Marcos Loyalist na ako ay kabilang hindi po ako maaring mag-imbento ng ganap na ako kay endorso ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman po naganap at ilagay sa ilahe o liham na para kay Miss Chris Aquino. Katulad po ng nasabi nyo, marami po akong video at liham na pagsasalamat sa pagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos dahil yun ay patungkol sa aking personal kaibigan na si Bongbong, hindi yung politiko. Wala po kami negotiated political alliance ni Pangulong Bongbong Marcos kundi si PDP laban kaya wala po akong maaaring idagdag sa tunay na naganap. Kung hindi po sapat ang pagiging Marcos loyalist ko at pag hindi ko sinuman na mananakit sa Marcos maging ito man ay buhay man o manayapa ay presensya na po kayo. Hanggang action lang ako, kulang po ako sa drama. Ang politika sa akin, kailanman hindi magiging dahilan para saksakin ang kung laman ko. Ang kaibigan ko ay kaibigan ko. Magkaiba man tayo ng paniniwala. Hindi man kita masamahan pero kapag kailangan mo ako, hindi kita iiwan. Napatunayan ko po yan dahil hindi lang kay Miss Chris Aquino kundi pati kay Bongbong Marcos. Kandidato sila o hindi, bilang kaibigan nakabantay lang ako sa likod nila. Tabi nila hanggang sa taas nila sa abot ng aking makakaya. Politics is not real. Politics has no friends. Only personal interest. I am not political friend. I will always be a personal friend. Maraming nagtatanong at nagtataka kung bakit napakataas ng boto ko at kung paano ako nag-number one. Walang nakakaalam na may boto rin ako galing sa kampo ng mga Aquino. Kalagitnaan ng campaign period, nag-aalala si Chris sa survey ko. Kinausap niya ako kung ano ang campaign strategy ko. Sabi ko conventional lang ako dahil wala naman akong pera. Ang alas ko lang talaga ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, SBG, at si Inday Sara Duterte. Endorse
endorsement lang ng tatlong ito, umiikot ang aking pag-asa na manalo at syempre ang tulong ng taong bayan. Sabi ni Chris, tutulungan niya ako at ginawa niya kahit sinabi ko na baka makadagdag ng stress niya. Tinawagan niya ang mga matitinding governor, LGU officials at mga matatas na tao na may paggalang at malalim na pasasalamat sa mga Aquino. Hindi kailanman naging issue sa kanya na unity ako. Nagtataka ang mga nakakausap niya kung bakit ako nilalakad sa kanila, pero sinasagot lang niya ito ng basta, please help Ruben for me. Ngayon ay malinawan na rin ang mga naninira at inggit kung bakit ako nakakakuha ng napakataas na boto bukod sa mind vote ni Mariel. Royal Lumad Indigenous vote, Muslim vote, Marcos Loyalist vote, DDS vote, Katoliko vote, Kingdom of Jesus Christ vote, El Shaddai vote at Iglesia ni Cristo vote. Chris Aquino delivered Aquino vote for me. Maraming salamat Miss Chris Aquino. Ang ating pagiging magkaibigan ay hindi naapektuhan ng politika bagkos ito pa ang nagbuklod sa atin. Hindi kami makakalimot. Andito lang palagi kami ni Mariel para sa iyo at kapag ako'y nagka-visa sa US of A ay dadalawin ka namin at personal na magpapasalamat sa iyo. And quote. Bunsod dito ay nanindigan ng isang matapang na PBBM at Vice President Sara supporter na hindi ang tulong ni Chris Aquino ang siyang nagresulta sa pagkapanalo na nabanggit na senador, gayong hindi din mo nito na kayang ipanalo ang kanyang pambato na walang iba kundi si outgoing Vice President Lenny Robredo. Kaso nito ay marami din sa ating mga kababayan ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hinangat komento sa mundo ng social media. The netizens posted two things on Ruben Padilla. As a Unity supporter and one of those who voted for him in mainland election, I was offended by the statement. Bongbong Marcos Sara supporters ang nagpanalo sa iyo, walang kinalaman ng mga government mayor na tinawagan ni Chris Aquino para ikampanya ka. Another thing, Ruben Padilla was proudly wearing a shirt with Joma Season Kabataang Makabayan logo on it while having a vacation in Italy is also offensive. Itong Kabataang Makabayan ang nangunguna lagi sa pagprotesta against Marcos. Ruben Padilla and Joma met several times in the past for some talks. Exact words of Ruben Padilla on his gratitude of thanks for Chris Aquino for helping him win in the election when she delivered the Aquino vote for him. Ay naman kay Janet Mendolia at Buhay Lungsod, Mr. Senator Ruben Padilla, naku Ruben, kung ngimping klawan ka, di kita ibuboto, pasalamat ka at nasa linya ka ng Bongbong Marcos Sara. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Totoo kasi yun. Nasa line up kasi talaga ng Johnny Team. Kaya kahit anong gawin nila, kitang-kita naman na yung Unity bang nagdala sa kanya talaga. Ang isa sa nagpanalo talaga sa kanya. Kita, lahat naman ng rally nila nandun lagi si Senador na Robin, di ba? Yun lang, di na kailangan kung sino-sinong tao pa. Dapat din na nag-post sana si Senador ng ganun. Di ba? Maraming mag-react doon. Ay naman kay Tess Bacos Pabroa, you played it well, artista ka nga talaga. Bakit di ka sa Pink Lawon nag-join? I don't think so. Aquinos can help you win. Di nga nanalo mga manok nila. Hashtag BBM Unity helps you win. Malamang siguro guys, ano, kung sa Dilawan sumama si Senator Robin, doon siya nag-line up or doon siya nakiline up, malamang sa malamang siguro malalaglag talaga siguro siya, ano, hindi siya papasok sa pagiging Senado. Kung sakaling dun man siya lumine up kay San, sa unit team siya lumine up. Kaya, isa yun sa nagdalasaan niya. Di ba? And ko. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah! Peace out.